YouTube channel. Leah lang to. I-share ko sa inyo ang aking philodendron na selloum plant. Ayan. Makikita mo. Ang ganda-ganda niya. Diba? Wow! Ayan. Ito pa. Yung mga leaves. Ganyan yung tsura niya. Like, para makita siya. Kalat-kalat kasi yung kanyang leaves. Kalat-kalat siya. Ganyan-ganyan siya. Pero ang maganda sa kanya, kung makikita niyo, greeny na greeny ang kanyang leaves. O, diba? Ang ganda. Tapos, ito pa, nakaganyan. Kung mapapansin niyo, nakaganyan ang kanyang leaves. Tinatawag din ito na sahod yaman. Kasi, parang sumasahod siya. Sumasahod daw ito ng kayamanan. Woo! Diba? Ang galing. Kaya sumasahod na swerte. Wow! Diba? Ang ganda niya. So, maganda rin ito kasi air purify din ito. Nagtatanggal din ito ng mga toxins sa ating tahanan, sa loob at labas ng ating tahanan. Kung makikita niya. At nagsisimbolo din ito ng health and good health and abundance. O, diba? Ang dami ng benefits. Diba? Nag-filter din siya ng masasamang hangin. At saka nagtataboy din ito ng negativity at nagdadala ng positive sa ating buhay. O, diba? Ang sarap niyang alagaan at magtanim ng ganito, mga selloum plant. O, diba? Nice. At madali lang din itong paramihin. Ide-divide mo lang din yung pinakaugat niya, then makikita mo. Ayan. Yung pag nakita mo marami na siyang ganyan, pwede mo nang i-divide yan eh. Tatanggalin mo na lang yan para basta yung pinaka-stem niya may kasamang ugat. Yun yung pwede mong i-propagate sa kanya. Diba? Makikita mo, oh, may bagong usbong na. Wow! Ang ganda, diba? Nakakatawa kasi nga, may panibago na naman siyang leaves na lalabas na ganito. Diba? Ang dali-dali lang niya alagaan at paramihin. Kung sa sun naman, natotolerate naman niya yung full sun at saka yung rainy sea. Kuya, kung lagi siya nangangulanan, pwede naman. Basta well-drained lang yung kanyang soil at saka yung pot niya, malaki lang yung drainage para at least tuloy-tuloy lang magpo-flow yung pinaka-water niya. Para mabilis lang yon, hindi na siya nabubulokan ng ugat, diba? At saka mabilis siyang mabuhay. Nga lang kapag talagang summer, may tendency talaga na nagkakaroon siya ng mga sunog. Kaya maganda sa kanya kung ano, nasa shaded area rin siya kapag mga summer na. Okay lang kapag tag-ulan, ilabas mo siya. Pero pag summer, shaded area natin, kasi kawawa naman. Mabilis lang din siyang masunog. Masusunog din siya. Hindi rin nakakayanin. So, yung pinaka-fertilizer ko lang dito, cow manure. Yan. Yan para nang ginagamit sa kanya. Once a month lang din para at least, naman siya nasusunod. Wala sa sobrang sa fertilizer. Tapos ang gamit ko ditong soil, rice hull lang naman at saka yung loam soil. Yan, yun lang yung ginagamit ko sa kanya. O, diba? Ang sarap niyang alagaan. Ang napakadali lang yung dumami. Ang bilis niya. Wala pa isang buwan, no? Nagkakaroon na naman siya ng bago. Wow! So, ang bilis siya lumaki. Lalo na nga yung tag-ulan. Ang ganda. Green na green. Kaso lang ito, delikado ito sa mga bata at sa mga pets natin. Na ilayo-layo rin natin. Kasi lahat ng philodendron, ano yung toxics din yan. Pag nakain ha, once yung nakain lang naman. So, huwag natin hayaan na makain nila. Kasi nga poisonous din ang mga philodendron natin. Kaya dapat i-display lang talaga sila. Iwasan lang natin. Ilayo lang natin sa kanila. So, ayun. Diba? Nagsisimbolo rin pala ito ng growth. Growth. Kasi ito may business ka, nagpa-progress. Diba? Ang ganda. Ang dami niyang benefits. No? So, at saka, makakatawa siya kasi nga ganun yung style niya. Sa Hodyama. Makikita mo ito sa mga mall. Dami ko nakikita rin na ganito. So, wow. Ang ganda. So, ayan. Diba? Napakadali lang yan. Napakaganda sa labas ng ating tahanan. And you know po, thank you for watching.
Don't forget to like, share, and subscribe. Huwag na natin kalimutan na pindutin yung notification bell para sa mga susunod ko pang i-vlog sa inyo na aking alagang mga plants. Thank you for watching. Then, may mga description sa below para makita natin yung other information ng ating